5 years na naghari sa liga, panahon na ba para magpalit at mag-reveal ng lineup ang San Miguel Beermen? Hindi bumabata si na Arvin Santos, Chris Ross, Alex Cabagnot at Marcio Lassiter. Injured pa ang mga players nila na nasa prime na sina Junmar Fardo at Terrence Romeo. Hindi din naman ganung kabata si na Mautaw Tua at ang mismong lineup ng San Miguel Beermen. Madami din silang aspiring players like Bon Pesumal, Paul Zamar at Wendell Comboy. Pero alam naman natin na makailang beses silang nag-trade ng kanilang core lineup before para kumuha ng mas batang player at mas madaling i-develop na player. Noong March 2011, na-trade ng Beermen sina veteran Danny Siegel, Dorian Peña, Dondon Hontiveros, and Paul Artadi to the Air 21 Express kapalit ni na rookies Noy Baclao, Raba Aloseni, and Rey Guevara. At noong taong 2013, na-trade nila si Denok Miranda kapalit ni Chris Ross. Napapabalita nga ngayon around the league ang pag-revamp ng lineup ng SMB. May mga bulong-bulungan na matitrade si CJ Perez to SMB kapalit ni Marcio Lassiter, Paul Zamar, Gamalinda, at 2022 second round pick ng SMB. Para sa inyo mga sir, fair trade ba ito? Siyempre hindi. Kailan ba nagkaroon ng fair trade ang SMB? Inulit na naman nila ang pag-farm ng player from the weak team sa liga. Hindi rin naman ako magugulat kung na ang iti-trade nila for Perez ay sinabili Mamaril, Paul Zamar at Bam Gamalinda. Ito, fair trade talaga ito. Kidding aside eh, huwag naman sanang ma-approve ni Commissioner. Bakit? Kasi sobrang unfair na sa ibang team yung mga ganitong klaseng trade. Inantay lang nilang mahinog si CJ, sabay pipitasin na nila kapalit ng tatlong taling gulay. I-add ko na ang fact na ilang beses nang napasama sa conversation bilang MVP or best player itong si CJ kaya mataas ang value niya. If this trade push through, sobrang solid naman talaga at mas nakakatakutan ng SMB with CJ Perez, Terrence Romeo, and Junmar Fajardo sa kanilang lineup. Nga pala, may nilabas din na po si Sir Snow about dito. Ang sabi ay hindi nga daw masaya ang mga teammates ng player na ito dahil sa dying minutes ng laro ay nag-choke ang player na ito. May ilalabas pa ang laro niya at he's on his way to a Grand Slam contender team. Yeah, he's a good player but he is a complete jerk. Complete jerk? CJ? Well, wala namang ibang player na may initial na CJ sa PBA. Okay, moving on. At para naman sa Colombian Jeep, tiyak na makakarating ng playoffs ito kung sakaling mapunta sa kanila sina Marcio at Chris Ross. Imagine this lineup mga sir. Mayroon kang Ross, Lassiter, Adams, Camson at Ramos. Hindi ganun kasolid yung front court pero kaya makipagsabayan at makapag-attract ng players para maglaro sa kanila. Okay, sana makabalik na si Isaac ko sa kanilang lineup at mayroong ay maaaring contender na din itong Jeep when time comes. Sa palagay niyo mga sir, okay ba ang trade rumor o lopsided pa din katulad ng Stan Hardinger trade? I-comment sa baba ang inyong opinion para mapag-usapan natin yan. At yun lamang para sa mga oras na ito. Again, ito ang The Dagger. Thank you!